Hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. At today, meron tayong isa setup na isang DVR. Ito ay from Hikvision 7200 Turbo HD DVR. So up to 4K siya, no? Ang kaya niya. And support siya ng H265 mobile surveillance. So may deep learning. Ayun nga, 4K resolution or 8 megapixel. So yung camera natin ay 5 megapixel. So kayang-kaya niyang i-drive yung camera natin. So hindi na tayo papaligoy-ligoy pa. At hindi natin ni kailangan i-unbox dahil nakalabas na siya sa box. Okay. So ano pa ba i-expect natin sa loob ng box? Syempre yung DVR itself, yung power adapter niya, mouse at manual. Okay, so let's get started. Okay guys, at nakaboot na yung DVR natin at nakakabit na yung HDMI cable, UTP cable para sa network, yung isang camera nakakabit na rin, at yung mouse natin, yung dongle para sa ating wireless mouse. Pag boot up ng DVR, ang unang lalabas yung system language. So syempre pipiliin natin ang English. Kung babrowse natin yan, so maraming language na support. So stick tayo sa English, then apply. Okay, automatic siyang pupunta sa activation. Ang default niya ay, ang username, default niya ay admin. So magkikreate tayo ng password. So create tayo ng temporary password. For example, it's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and A. Enter. Ulitin lang natin. 4, 5, 6, 7, 8, 8. So hindi ko sinasuggest yung ganyan password kasi unang natin yun, sinasabi niya weak yung password na yan. So gawa kayo ng mas matibay na password na madaling tandaan. So yung reserved email setting, dapat may check yan kasi bakit lagi may check yan? So sabi niya, use for resetting password. When resetting password, send QR code to the server and verification code will be sent to your reserved email address. Use that code to reset the admin password. So, may case na minsan nalilimutan yung password ng DVR. Makakatulong to dahil may proseso na isesend mo yung QR code sa Hikvision, sa support nila. Then, magpo-provide sila ng another code para mabuksan mo yung DVR. At pag nabuksan mo na yung DVR, pwede mo na siyang palitan ng bagong password. Okay, so create channel default password. Ulitin lang natin yung admin password. Iparehas lang natin. And enter. Then, okay. The device is activated. Okay. So, yung reserve email, ilalagay natin na email ay yung sa may-ari ng DVR. Shout out kay Mr. Alan at pinahiram tayo ng kanyang DVR. Ang DVR niya kasi ay install niya sa kanyang farm sa atin, sa Pinas. At dito pa lang i-configure na natin yung DVR niya. After this tutorial, ipapinalize natin yung configuration para pagdating sa site, install niya lang yung camera, then plug and play. So okay na, wala na siyang babaguhin. Email niya, syempre siya may ari nito, kaya email niya ang ilalagay natin dito. Email, alampong.com. Okay, alampong@gmail.com. Then enter. Then okay. Setting succeeded. Then click okay. Set unlock pattern. So parang cellphone lang siya. Gawa tayo, for example, Zay. Then ulitin lang natin. Okay. So saan ginagamit yung pattern, set pattern? Halimbawa ang DVR walang gumagamit, 5 minutes mag-auto logout siya. So pag lumagpas yung 5 minutes, nag-auto logout siya at ginalaw mo yung mouse, try mo siyang i-access, paprom kanya ng pattern. So kung ano yung pattern na nilagay mo, i-apply mo lang. Then magbubukas yung DVR, pwede mo siyang i-access. So parang cellphone lang din siya. Ang time zone +8,
Oh, wala namang Philippines dito, kaya stick tayo sa plus 8, Beijing, Singapore, Perth. Date format, nauna yung day, month, year, system date, April 25, at saka system time, so 7:19 na ng gabi. Dito. Then, click next. Sa NIC type natin, o network interface card type, default lang siya, yung self-adaptive. Default lang. So, ang default din nito ay naka-enable yung DHCP. So, kumukuha siya ng automatic IP address sa modem router. So, yung kable na yon nakakonect siya sa modem router sa labas. Ang binigay na IP address ay class C, 192.168.100.119. Then, click next. Ang hard disk, po-format natin. Click lang yung box, then init. So, initialize. Initialization will erase all data on the hard disk. Continue. Okay. So, nag-beep siya, no? So, ngayon, ang status niya ay initializing. So, atong DVR na to ay support ng isang hard disk up to 10 terabyte according to the data sheet. At may naka-install siya ngayon na 4 terabyte at ang brand ay Toshiba Surveillance. So, ang status niya ngayon ay initializing. Ini-initialize niya, pinoformat niya. Mas maganda kahit bago yung hard disk, pinoformat pa rin para fresh na fresh. So, tapos na siya. Ang status na ngayon niya ay normal, read and write. So, free space 3699. So, hindi eksaktong 4,000 GB. Ano? Ganun man talaga ang hard disk. Then, click next. Then, click next lang. Sa HIC Connect, ito yung tawag dito, ginagamit dun sa mobile, then pang test din sa pag-align ng camera habang nag-install. At yun nga, susunod dito, ipapakita ko rin sa inyo kung paano i-view ang camera sa bahay using your mobile, halimbawa nasa opisina ka. So, i-click lang natin itong access type is HIC Connect. Then, enable. Then, enable. Lagyan din natin ito ng check. Ang verification code, temporary. Gamitin na lang din natin yung password. So, temporary lang naman to at babaguhin. Then, okay. So, may dalawang QR code dyan. So, ang QR code na itong nasa right, scan the QR code to download the smartphone application. So, mamaya, i-scan natin yan para i-redirect tayo sa website kung nasaan yung software ng HIC Connect. So, mas madali yun. Yung nasa left side naman, yun naman yung scan the QR code via the HIC Connect app to add the device. Halimbawa, na-install na natin yung HIC Connect sa mobile at i-add na natin yung device sa ating application sa HIC Connect mobile, i-scan lang natin yun. Yung QR code na yun, ang nilalaman niyan yung serial number, yung password, yung information ng device. So, hindi ka na magmamanual type ng serial number, na minsan mahaba yung serial number, kung anong klaseng type connection ang gagamitin mo. So, iscan mo lang yung QR code, ma-add na yung device sa mobile mo. So, click next. Change the admin password, hindi natin siya babaguhin, just click the finish. So, okay, activated na ating DVR at yung isang camera, naka-up na rin siya. Then, sunod, right click button sa mouse. At sa bandang taas, nandiyan yung live view, yung playback, file management, smart analysis, camera, storage, system, and maintenance. So, hindi na tayo masyadong papasok sa mga ibang details kasi a basic installation or configuration lang gagawin natin and paggamit ng HIC Connect sa mobile. So, unang pupuntahan natin muna yung system. Check natin yung details sa general, yung language, time zone. Okay. Then, sa bandang kanan, pwede natin siyang baguhin na 1080 itong HDMI resolution, then apply. Ito natin yung support. Change the output of resolution. Okay.
support ng LED TV natin. So, supported naman siya. Then, balik tayo ulit doon. Punta tayo sa user. So, ito yung admin. With password, pwede natin siyang baguhin. Then, pwede ka rin mag-add. Okay? Yung i-add mo, pwede nga i-add mo operator lang o viewer lang. So, ibig sabihin, pag viewer o operator, limited ang access nila. Pero pag admin, full access ang hawak mo. So, sa left side, the network, nandyan yung IP address. At sa advance, at sa platform access, dyan mo rin makikita yung dalawang QR code na i-scan para sa pag-download ng application at pag-scan ng pag-add ng device QR code. Next, sunod tayo sa storage. So, sa storage, naka-default siya ng continuous. Okay? Pwede natin siyang i-motion, pwede natin siyang i-continuous lang. So, medyo malaki naman yung hard disk natin at support naman siya ng H.265. So, medyo maliit lang siyang kumain ng hard disk space, no? At pwede natin siyang i-as is lang na continuous. Or kung gusto ni Mr. Allen na motion, ganito lang ang gagawin. Ang DVR natin, 8 channels. So, sa taas, pag-click mo yan, yung A1 to A8, ayun yung 8 channel. So, analog lang tayo. Ito, wala yan. Sa IP camera yan. So, halimbawa, itong camera 1, gusto mo siyang motion detection. I-click mo lang to, itong green. Motion. Para ma... ng buong araw na yan ay maging motion, buong araw, buong oras, buong linggo, i-drag mo lang dun hanggang dito, then bitaw ng mouse, so green na siya yung camera number 1. So apply natin. Okay, so halimbawa lahat ng camera gustong i-motion. So para hindi natin ulitin yung ginawa natin, i-click lang tong copy to sa baba, then click yung analog, automatic i-click niya lahat yung natitirang camera. So, yung camera 2 to 8 ay naka-check na magiging motion na rin siya. Click OK and apply. So, nasa camera 1 tayo. Lipat tayo ng camera 2. So, green pa rin. Hanggang camera 8. So, green pa din. Okay. Apply. Then, storage device. Ito na yung hard disk natin. Na-initialize na natin yan. So, playback tayo. So, ibalik muna natin siya sa motion detection, sa continuous. So, ito lang, camera 1. Drag ulit natin. So, balik na siya sa continuous, apply. Copy sa lahat ng camera. Then, apply ulit. So, nasa continuous tayo ngayon. So, balik tayo sa playback, sa taas, playback. Pili tayo ng camera. Isa lang naman yung camera natin ngayon. So, click lang yung box. So, ito yung ito na yung record natin. So, sa baba, nandito yung timeline. So, medyo maliit siya kasi naka 24 hours. So, ito sa right side, meron doon itong bar na to. Dali lang natin siya sa bandang kaliwa para lumaki yung timeline. Okay? So, malaki na siya. Madali na siya i-click. Madali na siya i-drag. Okay. O yan, ayan yung record natin kanina. So yung shadow ko na lang yung nakikita, no, sa reflection ko na lang dun sa laptop ang nakikita na gumagalaw. So ano pa ba? Okay na sa live view. Marami pa pwedeng gawin sa DVR na to, yung pictures niya. So, hindi na tayo masyadong pupunta ron. At mayroon kasi siyang ayan, human search, vehicle search, counting, and ano pa ba? Yung pag-sample yung pagtawid, no? Yung ano ba ang tawag doon? Nakalimutan ko na. So, sa smart event pala yun. Okay, yun yung line crossing. Nandun din. Cross, kunyari, daan yan. Magdodraw ka dyan ng line. So, hindi na tayo pupunta ron. At susunod tayo sa
Susunod na tayo sa pag-add ng software sa ating mobile. So, punta tayo sa live view, pag-click, and yung camera number 1. Okay, ito yung mga features niya. May face detection, may smart detection, vehicle detection, face detection, human body detection. Okay, how about this channel? Okay guys, set lang natin yung mobile natin at mag-download tayo ng Hik Connect. A few moments later. Okay guys, open lang natin yung scanner natin. Then, scan natin yung code yung nasa left side. Go to website. Then, after nyo, i-redirect tayo sa website ng Hikvision. Mag-open niya automatic. Click go to download. At sa baba, install. And, browse. So, para mapili natin kung saan natin dadalhin yung i-download natin. Kung sa internal o external storage ng iyong mobile. So, kung okay na, click OK. Then, click download. So, nagda-download na siya. Tingnan natin yung progress ng pagda-download. Medyo matagal siya mag-download. Depende rin siya sa speed ng internet mo. Install na. So, ayan, nandun na siya sa installation. Actually, hindi pala automatic. Clinic ko yung installation, yung file, then install. So, ngayon, installing na siya. Ipo-prompt ka niya ng region. So, hindi ko na ginalaw yun. Click OK lang. Then, login or register. Pero hindi ako nag-register. Clinic ko yung visitor mode sa baba. Then, add device. Then, allow ko lang. Then, allow. Then, in-scan ko na naman yung QR code doon sa banda, sa left side. Then, click add. Then next, then save. Then after nyan, click ko yung pinaka DVR, yung icon. Then automatic na siyang nag-open. So, yan. Nag-open yung camera natin. Pwede siyang ito sa mobile. Pagpapakita ko sa inyo na nakakonect yung mobile ko. Nabibiyo ko yung camera. Pwede rin siya sa viewing ng 1, ng 4, and 9. We'll be right back.